Okay, good day everyone! Once again, welcome to our subject, Entrepreneurship. We are now in the week 2 and we will tackle about the topic, how we were going to recognize the market potential. I am still your subject teacher, Ma'am Chavez, and we will discuss how we were going to recognize a market potential. To start with, we have to set our learning objectives, which includes the number one is for us to analyze the market need. And second one, we will determine the possible products or services that will meet the need. And of course, the references that we have for this video lesson come from the self-learning modules from Region 5. Prior to our business, of course, or opening the business, we have to come up with different entrepreneurial process of creating new venture. According to Aduana 2017, in creating new venture, we should start with creation of entrepreneurial ideas, followed by identification of entrepreneurial properties, and finally is the opening of entrepreneurial venture. From the creation of entrepreneurial ideas, ibig sabihin, e mag-iisip tayo nung kung ano-anong idea na dapat creative at innovative na pwede nating gawin into venture. But bago natin gawin yun, dapat we should also identify the entrepreneurial opportunities na meron tayo in the market. Ibig sabihin, titingnan natin kung paano tayo papasok sa market by identifying different opportunities bago tayo makakome up with number 3 process in creating a venture or new venture, which is opening of entrepreneurial venture. Paano ba natin malalaman yon? Of course, meron tayong tinatawag na essentials in entrepreneurs, opportunity seeking. Ito yung mga importanteng bagay na dapat meron kayo as an entrepreneur kung maghahanap tayo ng opportunity in the market. The first one is ang tinatawag na entrepreneurial mind frame. Ibig sabihin, this allows the entrepreneur to see things in a very positive and optimistic way in the midst of difficult situation. Being a risk taker, an entrepreneur can find solution when problems arise. Now, napansin niyo ba nung nagkaroon tayo ng pandemic? Bukod sa malaki ang naging negative impact ng pandemic sa atin, mapapansin niyo rin na marami ang nagkaroon ng online businesses. Ibig sabihin, marami sa atin ang may tinatawag na entrepreneurial mind frame. Ang ibig sabihin nun, kahit na negative yung impact ng pandemic sa atin, sila yung mga taong nakikita yun as a positive or optimistic way para makakome up into venture or new venture. Dahil mahirap bumili ng kung ano-anong bagay, nag-venture sila ng mga products na pwede nating bilhin online. At yun yung tinatawag na entrepreneurial mind frame. Next is what we call now entrepreneurial heart flame. Entrepreneurs driven passion and they are attracted to discover satisfaction in the act and process of discovery. Passion is the great desire of entrepreneur to achieve or his or her goal. From the term itself, heart flame, ibig sabihin kung ano talaga yung nasa loob mo. Ano yung passion mo? It should be the one that motivates you. Kunwari, may passion ka sa pagluluto, pwede mong gamitin yun as an opportunity para gumawa ka ng mga produkto or products na pwede mong ibenta sa market. Another thing is kung may passion ka into drawing, lalo na ng panahon ng pandemic na hindi tayo nakakalabas, pwede nating i-utilize yun or dinutilize yun ng iba sa pamamagitan ng pag-create ng maraming mga portraits or drawing at binibenta yun online. That is galing sa passion ng isang entrepreneur.
Pangatlo is the entrepreneurial gut game. This refers to the ability of the entrepreneur of being intuitive. This also known as intuition. The gut game also means confidence in oneself and the firm beliefs that everything you aspired can be reached. Naniniwala ba kayo sa kasabihang no guts, no glory? Yun din yung ibig sabihin ng entrepreneurial gut game dito, wherein dito pinapakita natin yung confidence natin kahit na hindi natin alam kung ano yung kilalabasan. As long as you're entrepreneur, you have to take risks, or in risk take mo yung mga bagay-bagay, lalo na sa idea na na-create mo para ma-come up ka into one venture. Kapag wala kasing confidence ang isang entrepreneur, may tendency na hindi talaga siya makaka-proceed sa third steps into entrepreneurial process, wherein creation of the new venture. Kahit pa kasi maganda yung idea ng isang tao o isang entrepreneur, very idealistic talaga yung idea niya. Kung wala siyang entrepreneurial mind frame, kung wala siyang entrepreneurial heart flame, at wala siyang entrepreneurial gut game, ang tendency, hindi talaga ma-realize or hindi talaga makikreate ang isang idea into venture or into business. Yan ang importante na mga bagay na dapat i-consider ng isang entrepreneur kapag naghahanap tayo ng mga oportunidad. Pero saan nga ba tayo dapat maghanap ng mga oportunidad para makakreate tayo ng isang venture? Dito, meron tayong limang sources of opportunities. Ang una is ang, pinakauna natin is ang change in the environment. Entrepreneurial ideas arise when changes happen in the external environment. A person with an entrepreneurial drive views these changes positively. Isa sa mga example ng changes in the environment, lalo na na hindi natin inaasahan, is kung may kalamidad, bagyo, or even ang pandemic na tinawag natin gawa ng COVID-19 sa dalawang taong nakaraan, is part ng opportunities yun na changes in the environment. Bakit nasabing opportunity pa rin kahit na pandemic siya? It's all because doon nagsilabasan yung mga nagbebenta ng face shield, ng face mask, lalo na yung nagkawalan tayo ng mga face mask, di ba? Maraming mga mananahi ang nagtahi ng mga face mask para ibenta nila. Okay? So, ibig sabihin, yung changes na nangyari doon is ginawa nila itong positive opportunity para maka-venture into business. At kasama yan ang external environment. Okay? Wherein, basta environment, talagang external yan, which is referring to physical environment, societal environment, and industry environment where the business operates. Ibig sabihin, kung saan nag-ooperate ng mga negosyo, yun yung external environment. Kasama sa external environment, isang tinatawag natin na physical environment. Ito yung sinasabing, tinatawag nating climate or natural resources or wildlife. Pangalawa is the societal environment. Sa societal environment, meron tayong apat, which is the political forces, economic forces, socio-cultural forces, and technological environment. Ang political forces, from the term itself, politics, ito na yung mga tinatawag na nag-govern ng rules or law and regulations that govern the business practices as well as the permits, approval, and licenses. Pangalawa is the economic forces, which is all about income level and employment rate. Pwede din natin ilagay dito sa under economic forces is the inflation rate na nararanasan natin sa ngayon. Pangatlo is the socio-cultural forces. Ibig sabihin, from the term socio-cultural, is yung mga kulturang meron tayo at nakasanayan natin, katulad ng mga customs natin,
mga lifestyle and values, or even yung mga norms na nakasanayan natin na magka-characterize sa ating pagkatao at sa kung anong cultural affiliation meron tayo, lalo na sa isang society. At pang-apat, we have the technological environment kung saan meron tayong mga new inventions and technology innovations na pwede nating i-consider under societal environment. And part also of the external environment is ang pangatlo, which is ang tinatawag na industry environment. Ito yung mga business that includes competitors, customers, creditors, employees, government, and suppliers. This is more on the business sector na tinatawag natin sa ngayon. Yun yung number one sources of opportunity. Pangalawa, isang tinatawag nating technological discovery and advancement. So a person with entrepreneurial interest sees possibility of business opportunities in any new discovery or business of the use of the latest technology. Halimbawa na lang dito, yung paglabas ng air fryer. That is another advancement, another discovery of technology, wherein gamit ang air fryer, hindi na natin kailangan gumamit ng oil kapag nagpiprito tayo, na naging hot craze talaga, no? Not only in the Philippines, pero nauna talaga yan siya sa mga like countries like China and Japan. Kasi gamit nun, is nakakaluto tayo ng mga pagkain na hindi na kailangan ng mantika or oil. Okay, that is second source of opportunity. Ang pangatlo naman is the government's trust, programs, and policies. So the priorities, projects, programs, and policies of the government are also good sources of idea. For example, the use of firecrackers to celebrate New Year is strictly prohibited. People without entrepreneurial interest will view that ordinance as plain restrictions. Pero, yung may mga magandang idea na entrepreneur, pwedeng gamitin ito as an opportunity dahil hindi pwedeng gumamit ng firecrackers, pwede namang gumamit ng mga horn or yung mga torotot na tinatawag. Okay, that is with regards to government trust, programs, and policies. Another example, yung pag-require ng government ng paggamit ng face shields. So, yung mga entrepreneurs nagkaroon ng idea na magbenta ng face shields. Okay? Number four is the people's interests. Okay? So, the interests, hobbies, and preferences of people are rich source of entrepreneurial ideas. Like the increasing number of internet cafe at present could be lead to the strong attachment of young people to customers. Yes, sa lahat ng opportunities, ang people's interest talaga yung nakabibigay ng isang malaking impact sa opportunity para sa mga entrepreneurs. Halimbawa na lang, paglabas ng mga cellphones, di ba? So from then on, dahil nagkaroon ng interest yung mga tao gamit ang smartphone, so marami na nagsisilibasan ng mga different ideas galing doon. Another thing is paglabas ng mga milk tea businesses. So dahil nagka-interest yung youth or young professionals sa mga milk tea, so makikita natin na halos lahat ng mga entrepreneurs, even in our locality in the city, maraming maliliit na mga negosyo nagbebenta ng milk tea. So dahil yon sa mga tao ay merong interest sa ganong mga bagay at yun yung preferred nilang i-consume. Okay, and panglima, of course, sources of opportunity is the past experiences. So the expertise and skills developed by a person who has worked in a particular field may lead to the opening of related business enterprise. For example, an accountant who has learned appropriate accounting and management skills and techniques in a prominent accounting firm can start his or her business venture by opening his or her own accounting firm. Yes, pwede natin magamit yung mga past experiences natin.
Halimbawa na lang, kung nagtrabaho ka sa isang poultry house. So as time goes by, kung meron ka ng sapat na income or meron ka ng sapat na puhunan, pwede mo yung gamitin yung experience mo dun sa poultry business, sa poultry house na pinagtrabahuan mo to make another poultry business na talagang sa iyo. So that includes all the sources of opportunities. And of course, if we already have the sources of opportunities, kailangan din natin i-consider lahat ng competition na nangyayari. So meron tayong tinatawag na forces of competition model. So what is competition? So competition, it is the act or process of trying to get or win something. These are the five forces competing within the industry. Okay, bago tayo mag-proceed sa five forces na mag-compete sa isang industry, let's try to identify, is competition good or bad? Sa tingin nyo, yung competition is, makakabigay ba siya ng good benefits sa isang venture or hindi? The answer is, having a good competition is just an indication that business is healthy. Meaning, dahil nakita ng isang tao na may oportunidad talaga doon sa business na venture mo, ibig sabihin, malakas talaga yung business mo. Kaya in some instances, the competition into business is talagang part na yan siya. Kaya meron tayong forces of competition model. Of course, ang first natin i-consider sa forces that of the competition model is ang buyer or tinatawag nating customers. Sino ba yung mga buyers? O by looking at the picture, makita mo kung sino sa kanila yung buyer. Ibig sabihin, the buyers are the one that place cash in exchange to your goods and services. The buyer has strong and magnified bargaining power. Ibig sabihin, meron silang power na bumili ng mga products. Ibig sabihin, they are willing to pay for money para lang makakuha ng goods or services na ino-offer mo as an entrepreneur. So the threat of its bargaining power will be less if the following factors are noticed. Okay? Magiging mahina daw ang bargaining power ng isang buyer kapag meron tayong ganito. Letter A, there are several suppliers available in the market. Siyempre, kapag marami ng supplier, malilito na yung buyer kung saan siya bibili. Letter B, the buyer has the potential for backward integration. So, ibig sabihin, imbis forward na siya papunta in the buying your venture, maybe meron silang reason bakit aatras sila sa pagbili ng produkto mo. Letter C, the cost of switching the supplier cost is minimal. So, ibig sabihin, i-consider ng mga buyer yung mga presyo and which is ang pinaka-importante sa lahat. Kasi yung lahat ng mga buyers is magtatanong uyan or mag-scout kung ano yung bibilhin nila or magkano, saan ba sila makakamura or what. Okay, letter D. The product represents a higher percentage of buyer's cost. O lahat, halos ng produkto na meron tayo is galing yan siya sa kwan, buyer's cost. Okay, and letter E, the buyer purchases large portion of the seller's product or services. Okay, so yun yung unang force of competition model, ang mga buyers. Ang pangalawa is ang potential and new entrants. Okay, sino ba yung potential new entrants? From the term itself, new entrants, ibig sabihin sila yung mga baguhan. Okay, a new entrant is defined as the person who enters something. For example, the level of capital requirements. If the business requires huge capital, new entrants should decline to join the business. This gives threat to the business. This can be noticed if there is the presence of the following factor: substantial capital requirement, strict government policy, difficulty in assessing distribution channels, economies of scale,
high cost of product differentiation, and high switching. But the point is, for the potential new entrants, ibig sabihin sila yung gustong pumasok sa market na meron tayo. Kunwari, ikaw na nagbebenta ng matagal ka nang magbebenta ng isang produkto, tapos nakita ng isang entrepreneur na maganda yung negosyo mo. Gusto niyang tularan yun at gusto niyang pumasok sa ganong business din. Ang tawag sa kanya is potential new entrants. However, katulad ng mga factors na sinabi dito, pwede rin hindi tuluyang makapasok yung mga potential new entrants into the market dahil sa different na mga factors na nakalagay dito. Halimbawa, aatras siya kasi mahal ang kapital. Or di kaya, instead na gusto na niyang mag-venture into business, pero yung government is medyo strict sa pagpapa-implement ng mga programs. So, hindi siya tutuloy. Yun yung mga factors. Okay? Kabilang na rin dun yung mga nabanggit ko kanina. Okay. Pangatlo, part of the forces of competition is the rivalry among the existing firms. Ibig sabihin, rivalry, it is the state or situation in which people or groups are competing with each other. Kung napapansin niyo, the rivalry itself is part of the forces of competition kasi hindi talaga yan maiiwasan. And in business, competition is okay as long as it is a healthy competition. So, di ba, sa inyong classroom, meron din tayong mga competition na experience. Somehow, ang competition is nagmo-motivate sa atin, di ba, para mag-strive more harder. Ganun din into business. So, for example, it depends on the marketing strategy of the competitor, like giving freebies and special offers. The intensity of rivalry among existing firms is characterized of the following factors: diversity of rivals, number of competing firms, characteristics of the group products or services, increased capacity, amount of fixed costs, and rate of industry. So, lahat ng mga yun is, yun yung mag-identify kung gaano ka-intense yung kakompetensya mo or yung rival na tinatawag mo. Kunwari, pareha kayo ng produkto. So, talagang you have the what we call head-to-head rivalry. Okay, depende na rin sa inyo as entrepreneur kung paano nyo gagawa ng paraan na makausad or mas makadami kayo ng benta kesa sa inyo ang competential rivalry. Kaya yung iba, nagbibigay ng promos, nagbibigay ng special offer, free delivery services ba kaya, or di kaya may libreng ganito, ganyan. So, yun yung number three, which is rivalry among existing firms. Okay, yung pang-apat natin is what we call now substitute products. Okay, ano yung substitute product? So, substitute means anything that takes the place of a function of another. For example, the consumer decides to use margarine as a substitute for butter. In case of the price of the butter increases, preferably, the consumer will gradually switch into margarine. So, substitute product can give a big threat in the industry environment if the following factors are noticed. Letter A, switching cost is low. Letter B, references, taste of customers easily change. Letter C, product differentiation is highly noticeable. Letter D, the quality of substitute products dramatically improves. And of course, letter E, the practice of substitute products is substantially power. Now, try to look at the picture. These are the two examples of the, or marami example pala, I mean, na mga substitute products. So, kung manotice natin dito, meron tayong Coca-Cola. Although, hindi ko alam sinong mas mahal sa kanila, pero pwede natin gamitin yung Pepsi as a substitute. So, ibig sabihin, kung walang Coca-Cola, pwede tayong gumamit ng Pepsi. Another, meron tayong ganito. Okay, hindi masyadong makita. So, instead na pwede tayong gumamit ng bus or salili natin sa sasakyan, pwede tayo gumamit ng
bicycle as a substitute, but the purpose niya is pareho lang. It is used for transformation. Okay, pwede din natin, pareha lang na produkto, pero iba lang yung supplier natin, substitute products pa rin yun. And another good example of substitute product is ang coffee and tea. Dahil mas mahal medyo yung kape, pwede tayong gumamit ng tea as a substitute. Another example is with regards to mga Havaianas na product. So, alam naman natin, Havaianas slipper are too expensive. So, more or less, yung isang slipper nila is nagko-cost ng 1,000 plus. Okay, meron nga 2,000, so on and so forth. Pero, kung ang isang buyer natin, kunwari yung isang buyer natin is meron na siyang gusto na Havaianas na product na sleeper. Pero dahil may emergency or nagamit niya yung pambili niya, so instead na bibili niya yung Havaianas, eh bibili na lang siya ng alternate na mga chinelas kuno ng Spartan o iba't ibang klase na chinelas. So yun yung tinatawag nating substitute products. I hope naintindihan niyo itong substitute products kasi this is part of your activity, okay? Ang pinaka-importante lang na ialalahanin natin into substitute product is that yung produkto na isa-substitute natin sa isang main product is usually mas mura kaysa sa main product. Or di kaya, pareha lang yung main product at saka yung substitute product ng gamit sa isang buyer. So, number 5 is what we call as the supplier. So, the suppliers are the one that provide something that is needed or wanted. Okay, sila yung nagsusupply ng mga different products or services sa atin. This can be noticed if there is the presence of the following factors. Letter A, the supplier has the ability for forward integration. Letter B, suppliers in the industry are few, but the sales volume is high. C, substitute products are not readily available in the market. Letter D, switching cost is very high. And letter E is product or services is unique. Now, always remember na part talaga ang supplier sa competition. It's all because pwede silang mag-effect ng malaki sa prices ng mga produkto natin. Ibig sabihin, kung ang supplier number 1 is mahal yung bigay niya ng the same product tulad ng mga prutas kaysa sa supplier number 2, of course, yung mga buyers pupunta talaga sa supplier number 2 dahil mas mababa yung bigay niya. Okay? At depende rin yun usually sa sales volume or sa tinatawag nating demand ng market. Depende na yun kasi meron tayong tinatawag na yung ibang supplier is nag-hoarding ng products dahil alam nilang malaki yung demand. So, pwede nilang i-hoard yung mga produkto tapos magsaset sila ng mahal na presyo. Or di kaya, kapag walang demand, pwede rin nilang paliliitin yung presyo ng isang produkto. So, gamit yung limang 5 forces model, ito na yun siya. Lahat sila makakaapekto talaga into competition. Pwedeng maging threat yung new entrants, okay? May threat din sa competition yung substitution. Meron din yung rivalry among existing competitors. Meron ding bargaining power of the suppliers and lalong-lalo na yung bargaining powers ng mga buyer. So, yun yung makakaapekto sa competition natin or tinatawag nating 5 forces model. Naintindihan nyo ba, class? So, yun lamang ang ating kailangan itatackle or i-discuss sa ating activity sheets for the week 2 wherein na-recognize na natin yung market potential. Sa ngayon, i-discuss na lang natin kung ano dapat yung gawin nyo na nakalagay sa activity sheets nyo. So, for activity number 1 is all you have to do is to complete the table. So, all you have to do is to complete the table below by supplying it with products that you can consider. Write the product and not the brand in their respective columns, then describe and differentiate its characteristics and usage. So, tulad ng sinabi ko kanina,
which is all about the substitute products, kailangan nating i-identify or mag-identify tayo ng isang primary product or tinatawag nating main product. Tulad ng binigay kong example sa inyo na Havaianas, the slipper, tapos pwede natin itong gamitin as substitute. Ay, gagawa tayo or mag-iisip tayo ng isang substitute product or product name. Katulad ng binigay dito na example. So, from then on, kailangan natin ma-identify kung ano talaga yung pwede or posibleng substitute product sa isang primary product na ibibigay nyo. Pero dapat as well, bibigyan nyo siya ng i-describe nyo or i-differentiate nyo yung characteristics nilang dalawa. Katulad nito, although butter is pang bread spread siya, mas mahal lang nga siya compare sa margarine. Pero ang point siya, ang gamit niya is pareho lang para panggamit ng palaman sa mga bread. Okay, nakuha? For activity number 2 naman, wherein is our assessment. We just have to tackle simple or part nito para maintindihan nyo naman. Sige, gagawin natin itong exercise para malaman natin kung meron ba talaga kayong natutunan sa mga diniscuss ko ngayon. So, number 1. Okay, try to kan lang ha-identify ano yung tamang answer. Pwede nyong sabihin while you are watching the or this video. So, number 1. It is the process of considering, evaluating, and pursuing market-based activities that are believed to be advantages for the firm. Anong tinatawag na process yon? Yun yung tinatawag na opportunity seeking. Okay? Which is ang isa sa mga importante na i-determine natin in entrepreneurial process. Pangalawa, this is essential to opportunity seeking, which allows the entrepreneur to see things in a positive and optimistic light in the midst of crisis or difficult situation. Tulad ng sinabi ko kanina about pandemic, tas gumawa sila ng mga opportunity doon. Anong tawag doon? Yun yung tinatawag na entrepreneurial mind frame. How about number 3? It is the ability of entrepreneur that can sense without using the 5 senses, which is also known as intuition. Yun yung number 3, which is the entrepreneurial gut game. Okay? Number 4, one of the essentials of entrepreneurs, opportunity seeking, that refers to driven by passion of an individual. Compassion na nga, yun yung tinatawag nating entrepreneurial heart flame. Panglima, what variable of society includes income level and employment rate? Kasama rin dito yung minention ko kanina na inflation rate. Ito yung economic forces under societal environment. Okay, and last, number 6, they are the one that pays cash in exchange to goods and services. Sila yung may tinatawag na bargaining power of the, ang answer is, buyers. So, did you get it correctly, class? Naintindihan nyo ba at nakuha ba natin or na-target pa natin yung learning objectives na sinet natin today? Yes, I hope so. I hope that you also learned something from me. So that is all for today. Okay, so always remember, let everything that has bread should praise the Lord. That is from Psalm 150, verse 6. So thank you so much, everyone, and God bless.